Excited ba? Okay na. Kailangan ko nang siguro ng pahinga. Ang matatagal lang pa bago tumila ang ulam. Alam mo, Jong, hindi ko alam kung anong ginawa mo. Pero parang gusto kong isipin na sinadya mo lahat to para mag-stay ako dito. Sinadya talaga? Paano? Di ba pwedeng coincidence lang? Hindi ako naniniwala sa coincidence. Lahat ng nangyayari may dahilan. Tama. Baka ito ngayon dahilan. Baka talagang tinadhana para makapag-usap tayo. Wala na tayong pag-uusapan. Di mo ba talaga natatandaan to? Itong lugar na to. Naalala ko nga nun, tuwing pupunta tayo dito. Lagi kong iniisip, magtatapat na ako sa'yo. Pero lagi kong inuunahan ng kape. Tapos, nung nakapag-desisyon na ako, magtapat sa'yo, inuunahan mo naman ako. Sige po, pupunta ako dyan. Ano nangyari? Naksidente si Marco, kailangan natin puntahan. Marco! Marco, nandito na ako! Marco! Kaya sana bago ako ulihin ng mga pulis na kakontsaba ko, pwede ko bang malaman kung mapayag ka nang mapakasal sa akin? Ngayon pa ulit-ulit na oo ang sagot ko sa'yo dahil mahal na mahal kita! Pero grabe, hindi ko talaga akalain na gagawin sa akin ni Marco yun. Hindi ko nga naisip na magpo-propose na pala siya sa akin. Feeling ko ako yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Swerte ka din kay Marco, eh, no? May swerte sa'yo. Iniis ko na lang. Hindi ko na lang sinabi sa'yo yung gusto kong sabihin. Antindi ng tama sa akin. Wasak na wasak ako na. At lahat ng sakit yung isko. Ganun talaga. Ganun kita pinapahalaga. Ganun kita kamahal. Bakit mo ba sinasabi lahat sa akin to? Dahil gusto ko ipaalala yung dating ikaw. Ano na nga yung dating Bea? Binago na ako ng lahat ng mga masasakit na nangyari sa akin. At kung iniisip ko na babalik pa ako, hinding-hindi na. At huwag ka na rin umasa na may mangyayari pa sa nararamdaman mo. Dahil kahit kailan, hinding-hindi kita pwedeng mahalin. Kahit di mo na ako mahalin, Bea, patanggapin ko. Pero huwag mo na may pagkaitilatay, Tiago at Ellie, na makapiling ka. Bumalik ka na sa amin, Bea. Hindi ako pwedeng bumalik, Jong. Hindi na. Masyado nang maraming nangyari sa akin para talikuran ko pa yung mga nasimulan ko. Hindi lang paghihigante ang mahalaga, Bea. Hindi mo ba naisip na baka kaya ka binigyan pangalawang buhay para makasama mo yung mga mahal mo sa buhay? Paano ko kayo haharapin kung ako mismo hindi ako buo dahil sa galit na nararamdaman ko? Paano sa paghihigante mo, mapahama ka? Papatay ka? Yung pagkakataon na binigay sa'yo para makapili mo yung pamilya mo, sasayangin mo lang? Paano yung kapatid mo? Paano si Ellie? So, mahal ko si Ellie. Mahalaga kayo sa akin ni Tiago. At tatanawin ko malaking utang na loob ang pag-aalaga niyo sa kanya. Pero wala nang makakapigil sa akin sa plano kong paghihigante. Kaya tigilan na natin ang kalokohan. Tigilan mo na ako! Huwag mo na akong piniting labanan ka, Jong. Kung ito ang paraan para magising ka, gagawin ko. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilaw